Pilitan lang natin siyang kunti, guys. Para siyang magpasa sa ating machine. So, yan, nakaready na. Punong-puno. So ayan guys, tapos na natin na napigaan ang ating kamuting kahoy, kaya i-add natin guys ang ating dry coconut. Mag-a-add tayo ng 2 cups of sugar. Add na rin natin ang ating butter. Ayan, gusto ko sa medyo buttery siya. I-add na rin natin ang ating coconut cream. So, well blended na siya guys. I-mix lang natin siya na maigi. Tapos saka natin siya babalutin. Anyway, kung hindi naman siya tama sa asukal,
pwede naman tayo mag-add after na maluto na siya. At kung kakainin na natin, pwede na tayong mag-add dyan. So guys, meron tayong tali natin, akin ng hinimay-himay. Tapos, andito na rin yung ating dahon ng saging. Ayan. Ginupit ko na rin yan ng tamang size. Balot. Ayan. Tatalian naman natin ngayon. Ayan. Partner natin silang dalawa. So ayan na guys, tapos na tayong magtali, kaya ready to cook na siya. Isasalang na natin siya sa ating steamer for 1 hour. We wait a few moments later. So ayan guys, after 1 hour kong niluto, ayan, zero na siya, dati dito sa 60. So, zero. Buksan na natin. Ulala! Yummy, yummy! Ayan na. Umuusok-usok pa. So, try natin ang isa. Buksan natin. At para makapag
Kape na. Ayan na yung ating kape sa tasang Paris. So, ayan na nga guys. Tapos na tayong magluto. Kaya titikman na natin ngayon habang mainit-init pa. So, ayan, mainit pa nga talaga. At makita niyo naman ang tutok-tutok pa. Tama lang siya sa tukal. Yung 2 cups na 2 cups na asukal. Tama lang talaga siya, hindi matamis, hindi siya kulang. Sarap. Buti na lang meron akong machine na panggayat ng ng kabuting kahoy, dahil kung gagamitin natin mano-mano, matagal talaga matapos. Ayan. Sarap guys. Paan tayo. Ayan. Kaya, thank you for watching. At ako'y i-enjoy ko yung aking merienda ngayon. Ayan. Bye guys. Thank you sa lahat. Mwah.